tatlong minuto? Tatlong minuto po. Nandun si Aling si Ginong Franz. Nagpasok na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawaran ka pa? Opo, pagpasok niya po sa loob, nung pagpapasok niya sa kwarto, magbibihis na. Okay, Aling Elvie, magbalik tanaw tayo ha. Kailan ka ba unang sinaktan ni Ginong Franz? Nung pong... From the Office of the Chief State Prosecutor, Richard Anthony Padulion. Nandiyan ka ba, sir? Good morning, Your Honors. Good morning, Your Honors. Yes, thank you, Your Honors. Good morning, Your Honors. Anong ranggo mo sa State Prosecutor's Office? I'm a Senior Deputy State Prosecutor, Your Honor. Thank you for being online. Mamaya papaswear ka namin. Pero I hope you've been monitoring this proceedings. The truth of the matter, Your Honor, please, is that I was just informed just now to join online for... Yes, just the same. The yes, Your Honor. Just the same. Stay tuned and listen carefully to what is transpiring here today. I will, Your Honor. Thank you. Thank you, Your Honor. Senator Estrada, can I make a... Okay. Please. Before here, in our presence is Attorney Brenda Canapi, OIC Director, Region 4B, Commission on Human Rights. The Senate will tackle the budget of the Commission on Human Rights tomorrow, less than 24 hours away from the mandate of the Commission on Human Rights. Are you allowed to take cognizance of a case, even if no formal complaint was filed before your office? Yes, Your Honor, we can conduct motu proprio investigation. This is a well-publicized case, very controversial. Has the Commission on Human Rights acted upon this motu proprio coming from you? Yes, Your Honor, we already conducted an initial investigation on the case, Your Honor. And the Commission on Human Rights Region 4B has taken jurisdiction over this? Yes, Your Honor. And you're proceeding with an investigation, parallel investigation? Yes, Your Honor. And when do we hope to... secure a copy of your final report? We will speed up the resolution of this case, Your Honor. Because I will be asking this likewise tomorrow, if not me, Senator Estrada will take the cudgels for this committee when we tackle your budget tomorrow. So ito po ay pinatawag nyo na po lahat itong mga ito? Hindi pa po, Your Honor. Attorney Gambol just gave us the records this morning. So we need the records of the case so we can complete the investigation, Your Honor. So under your procedure, will you start from scratch or can the committee provide you with copies of the records here? Yes, we will appreciate, Your Honor, if we can have the records from this hearing. So the committee secretary is directed to provide the Commission on Human Rights copies of the records of these proceedings, including the transcripts. Thank you, Your Honor. So that would make life easier for the CHR. Thank you, Secretary is directed. So sana po, madaliin niyo po yan, Attorney Canapi. Yes, Your Honor. Yes. Senator Estrada, you can proceed. What is the status of the investigation right now? Are you in the final stages already? We already conducted initial investigation. Tapos ipapasabi na po namin yung respondents, Your Honor. So... how long will we expect the resolution of this particular case? We will try within this month, Your Honor. Within this month. Apo. Saan po opisina nyo? We have a regional office in Quezon City po. Tayo. Wala po sa ano, ito yung sinasabi ko sa Mimaropa, ba't nasa Quezon City kayo? We have a provincial office in Oriental Mindoro and Puerto Princesa, Palawan. What about in Batangas City? It's under Region 4A of the Commission. But under your own rules, you can co-locate and you can coordinate with Region 4B and conduct the investigations in Batangas City also? Yes, Your Honor. For the convenience of the parties involved? Yes, Your Honor. Can we do that? Yes, Your Honor. Kasi malayo po yung Quezon City. Opo. Itong Pasay, itong Senado, manalalayoan ng iba, lalo na yung Quezon City. Diba? So I hope you can conduct your hearing in Batangas, the regional office, Region 4A. We can do that, Your Honor. Narinig nyo na ho siguro, Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Mabalik tayo kay Aling Elvie. Aling Elvie. Po. Tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan
Ang sabi niya, ang sagot niya sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay ko ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ako. At nagnakaw ka ng? Ng pera at ng relo niya. Pera at relo yung ginang? Opo. Babae? Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tayimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae? Opo, paglasing po yung po, paglasing nananakit po. Paglasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong minsan po hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamesa. Binabato ng lamesa? Opo. Nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha? Ilang beses ginagawa sa iyon? Isang beses po. Isang beses lang? Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo? Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-itsa ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Marami po. Gano'n siya kadalas malasing? Lagi naman po nagainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsaan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatadyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling Elvie? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Ano pa? Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Ilan taon na anak po? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung Jerome, ilan taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Honor. Yung isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. Oh, Aling Elvie. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, paglasing, sinasaktan din po. Yun lang, tinatadyakan sa mukha, merong sinasaktan ka ba sa mukha? Wala po. Sa katawan lang? Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko, pagbato. Isang beses lang po nangyari? Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paan ng lamesa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin? Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat yes, ka. Yes, Your Honor. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumili ka rin isang gin. Ano po? Ano po? May inom din po ako. Lagi ka ro lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling Elvie. Hindi Pinata po. Pinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling Elvie? Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit? Hindi ko po alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi ako sa biyahe.
O lagi ka lasing kaya hindi mo nakikita? Hindi po, hindi ako lasing po. Hmm? Beer lang ako po uminom. Sa pinaling LV, halos gabi-gabi. Hindi po. Uminom ka? Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pagdating ko po, nagaling biyahe, pagbaba ng ano puting paninda namin po, nagdidilig ano po ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng? Mga paninda namin po na gulay. Mga gulay? Opo. Sa palengke? Tapos dinidistindahan ninyo? Opo. Saka dinideliver po yung iba. Ano oras? Ano oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit hanggang hapon, hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, ano oras ka umuwi ng gabi? I mentioned po, mga 5, alas 6 po. Ah, maaga. Opo. Ano oras kuminom? Ay, minsan po, pag bago ka kumain, may mga bili ako sa akin. Mga kalahati po, siguro wala akong kasama. Sa kuminom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling LV, nakikita mo ba si yung amo mong lalaki uminom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan, pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng baka. Saan sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa kakatayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Hmm. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay noong araw, nagngangalan Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung unang, pangalawang termino ko bilang senador, pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa committee. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupunta ninyo. At seryoso ko rito. Seryosong seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Okay, magsinungaling. Ngayon pa lang, para sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig, ay kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung si ano, Senator Tolentino, yung nagdodong. Para malaman natin buong katotohanan.